Yon, set up muna natin yung camera. Kuwari, kagigising lang natin, kakabangon lang natin. Pero yung totoo, tanghali na tayo gumising dyan. Magpanggap lang tayo ng konti for the views. Yon. Yon, good morning mga boss, no. Ngayong araw, yung vlog natin is tungkol lang sa chismis, konting update sa mga nangyari dito sa UK nung wala ako, tapos yung mga nadagdag na gamit sa amin na binigay ni landlord dito sa bahay, no. May mga binigay siyang gamit sa amin, medyo mapapakinabangan talaga ng sobra. Tsaka brand new, no. Brand new yung binigay sa amin, di second hand, binilan talaga man ng mga gamit. So, ngayong araw, ang pag-usapan natin yung gamit, tsaka yung chismis. Yan, importante yan, mga chismis-chismis dito sa UK, syempre. Kasi, mamaya malalaman niya yung chismis na yan, no? About sa bagong dating dito na butcher sa UK, na medyo, mamaya pag-usapan natin yan, siguro sa ngayon, medyo ituturo ko muna kayo sa bahay, yung mga pagbabago dito sa bahay, yung mga nadagdag lang naman na gamit. Maglilinis din tayo ng bahay ngayon kasi linggo ngayon, walang pasok, no? Tapos, pangalawang linggo ko na pala dito sa UK, no? Nung dumating ako dito, pangalawang linggo ko na to. Nung unang linggo ko is medyo nanibago ako sa trabaho kasi isang buwan nga tayong nakabakasyon sa Pilipinas. Kaya pagdating ko dito, nagtrabaho agad. Sabado ako dumating dito, Lunes start agad ng trabaho. Medyo nanibago yung katawan ko, napagod. Parang yung isang linggo ko, parang pagod talaga mga boss, no? Pagod. Kaya hindi ako nakapag-vlog nung nakaraang linggo, kaya late na ako nakapag-vlog ngayon, no? Linggo pa lang ngayon, pangalawang linggo ko dito. Ang gulo, no? Yun, linis muna tayo, tapos mamaya na natin pag-usapan yung mga chismis about dito sa UK, tsaka yung mga susunod na vlog natin. So, umpisa natin dito sa bagong bili namin na ano, Mowler ba to? Hindi ko alam tawag dito, yan. Brand new naman yan. Binigay sa amin ni landlord, binilan kami kasi nung dumating kami dito siguro napansin niya na wala kami neto.
Kasi naka-carpet kami dito, ayan eh. Ayan, naka-carpet. Tapos yan yung binigay sa amin na ano, molar. Bago to mga boss. Siguro, di ko alam kung magkano presyo na ito eh. Pero mahal to, alam ko eh. Mahal to. Kahit sa Pilipinas mo bilhin to, mahal to eh. Eh di na. Okay na. Mabait yung landlord namin dito kasi Chinese. Hindi siya Chinese na ano, no? Chinese na mabait. Yun. So, yun, makalat yung bahay ko. Ayan. Ay, makalat yung kwarto ko. Napakakalat yan. Kita nyo naman. Sabit-sabit lang. Hindi ko na kailangan ayusin yan. Ako lang naman mag-isa dito. Yan. Tapos yan, yung labas. Yung maliwanag sa labas, no? Ayan, makalat. Siguro, next week ko na ayusin yung ano. Kasi binigyan pala ako nung ano, nung nanay ni Cedric. Yun, shoutout sa'yo, pre, ng ano, sa pen dito sa POM, yan, Chicago Bulls. Tsaka binigyan niya din ako ng sa unan, yan, sa dalawang unan ko dito, Chicago Bulls din yan. Couple, terno. Yun, sana all may ka-couple, no? Dumating yung Valentine's. Ay. So, paano? Linis mo na dito. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my. For the vlog. Hey, Tom. So, yun, tapos na tayo maglinis, no? Bali, dito sa kwarto ko, tapos sa baba, maglinis din ako sa baba, pati yung hagdan, lilinisin ko din yan, syempre. Dito naman, sa paglilinis naman mga boss, eh, salitan lang naman kami dito ng mga kasama ko, bigayan lang ba. Kung ako naglinis dito ngayon, baka next week sila naman, o sila naman sa CR, sila naman sa lababo, sila naman yung maglalabas ng basura, kasi yung basura dito, eh, segregate, no? Ilaw yung nabubulok sa pangit, no? Yun, siwalay-walay yan mga boss, maigpit dito yung basura. Kaya yung basura namin dito talagang separate. So, yun. Tapos, yung pag-uusapan pala natin din mamaya, yung about sa kung hiring pa ba si GS Agri papunta dito sa UK, no? Yan, sasagutin natin mamaya yan kasi madami din nagtatanong dyan. Lalo na kung, basta, mamaya, malalaman nyo din naman yan, eh. Kung gusto mo, pass forward mo na lang para malaman mo. Diba? Yun, linis muna tayo sa baba, no? Gagamit tayo nito, yung pambrush dito sa hagdan. Yan, lilinisin natin ngayon yan sa, ano, hanggang baba lilinisin natin kaya mag time lapse na lang tayo. Job cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for hike on? Yun, tapos na tayo dun sa taas, no? Tapos, ngayon naman, ito naman yung ano, yung binigay sa amin ng landlord, yung POM na to. Kaso lang, sobra na eh. Kaya hindi na namin nagamit kasi lahat naman na kami may POM na. Hindi ko alam kung anong plano dito, kung anong gagawin dito, kung babalik ba namin sa kanya o i-stop. Tapos ito, yung mga ano namin dito sa bahay. Ayan, mga lalagyan ng sapatos. Tapos yung bike. Yan, sinampay ni Junre. Tapos ito yung labas. Yun. Yung labas namin dito, parang ito yung likod ng bahay namin. Yan, may garden dyan. Tapos dun, sa labas nandun yung parking namin. Yun. Tapos kita mo din dyan sa baba yung ano, no? Yung mga kaganapan dyan sa kusina. Yan, kita mo yan. Yan, may naglalaba. Yun. Bababa tayo mamaya, lilinisin natin yung baba. Tapos papakita ko din sa inyo yung ibang gamit na binili ni Yan. Let's go. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yon guys, tapos na tayo mag-moler, no? Muler ba tawag dito? Hindi ko talaga. Tapos, ang dami din nating nakuwang dumi. Yan. Yan. Itatapon na natin ngayon. Yan. Pero yung lahat ng dumi na yan, simula nung binigay sa amin ni, ano yan, ni landlord. Ngayon ko palang itatapon yung dumi.
mo lang to dito, yan. Yo. Kaso lang, paano tanggalin ito? Ah, ito. Ayos din to kasi tanggal lahat ng ano eh, dun eh. Ang dami oh. So, yun na nga mga boss, no? Tapos tayo maglinis sa bahayan. Okay na, malinis na yung lapag. Bali, yung lapag lang naman inilinis ko ngayong araw. Sa mga dito, sa mga yan, sa mga hugasin. Bahala na yung mga kasama ko dyan. Tsaka sa CR, bahala na din sila. Okay na. Tapos yun, yung pangalawa, di ba binilang kami ng molar. Molar ba yun? Basta yun. Tapos ngayon naman, yung paglipat namin dito, wala kaming washing. Di namin alam kung paano kami maglalaba. Siguro nakita ni ano na wala kaming washing, tinanong kami kung gusto namin ng washing. Sabi namin, syempre naman. Kaya yun, binilan kami ng washing no ito. Yan. Yan, binilan kami ng washing ni ito, pakita ko sa inyo. Binilan kami ng washing, yan. Automatic na yan. Yan. Bali, nakaset-set na yan, bahala ka na dyan. Paglabas niyan eh medyo tuyo na siya, sasampay mo lang ng konti. Naka-dryer na din kasi yan mga boss eh. Paglabas niyan medyo mainit. Kaya sasampay mo na lang siya. Tapos yung pangatlo na binili sa amin, itong lalagyan ng ano, lalagyan ng plato kasi wala kaming lalagyan dito ng plato. Yun. Binili niya din kami nito, binigyan kami nito. Tapos ito pala yung ano namin. Yung ito na to. Ano ba to? Microwave. Yun. Yung ano na mga kasama ko na bumili niya nung nasa Pilipinas ako kasi kailangan dito pag yung mga prosen o kaya magiinit ka ng pagkain mo ng kanin. Mahirap kasi yung kaya kailangan importante dito may microwave kami dito kasi malamig dito mga boss eh. Kaya pagka malamig yung kanin mo, mahirap kainin yung malamig na kanin dito kaya may na microwave namin yung malamig na ulam ganyan. So Yun lang naman yung pagbabago dito. Tsaka yung pinaka ano talaga, pinaka chismis ko sa inyo ngayong araw is may isang bago dito mga boss sa UK. Ewan ko kung basta dumating siya dito nung ano lang nung nasa Pilipinas na ako dumating dito yung isang Pinoy na butcher. Parang may naririnig lang ako no na parang yun nga nahirapan sa trabaho tapos ewan ko, sabi lang, nahirapan yata sa trabaho. Gusto ng ibang trabaho, ganun. Eh, butcher kasi yung in-apply natin dito, mga boss eh. Pagdating mo dito, hindi ka pwedeng mamili ng trabaho. Kung ano yung ibibigin nila ng trabaho, yun lang dapat yung trabaho na gagawin mo dito. Kung driver ka dyan sa Pilipinas, hindi ka pwede dito agad mag-drive, mga boss. Kung butcher lang in-applyan mo, butcher ka lang talaga ilalagay. Hindi ka nila ilalagay sa iba. Malagay ka siguro sa packer, sa deboner, yan, ganyan. Pero sa ibang posisyon na, malabo na yan kasi skilled visa tayo mga boss eh. Ngayon, kung di mo kaya yung trabaho, ganyan, di niya kaya yung trabaho, sabi. Parang napag-meetingin na yata dun sa planta. Pero, huwag kayo masyadong maingay kasi baka ano, madali tayo dito. Chismis lang to. Pero totoo to ha. Totoo to. Yun nga, napag-desisyonan. Parang, kakausapin na lang siya tapos papauwi na lang sa Pilipinas. Tapos ang issue pa kasi nun mga boss, ang pinaka-issue niya is yung health niya daw yung kalusugan. Parang may iniinda siyang sakit. Nang nandito na siya sa Pilipinas kaya siguro hindi din talaga kaya ng katawan. Kaya yun. Hindi niya kaya, uwi na lang siguro kasi ano eh, parang hindi niya din kaya magtrabaho kasi may iniinda na siyang sakit eh. Kaya sa mga mag-a-apply diyan sa mga bago, siguraduhin niyo muna na kaya nyo talaga yung trabaho kasi mahirap talaga yung trabaho dito mga boss eh. Di naman mahirap pagka isang buwan na madali na lang. Pero kung sa simula, mahirap talaga. Maninibago yung katawan mo eh. Lalo pag napunta ka dun sa mahirap na trabaho. Masakit yun. Tapos dito sa UK kasi, sa di katulad sa Canada kasi, full medical eh. Madaming chine-check up. Papunta kasi dito sa UK, ano lang, TB test lang pinaka-importante talaga eh. Kaya madaming may mga nakakalusot na may mga medical issue
Pero sa iba, kaya din naman nila eh. Kaso lang, pagka hindi mo talaga kaya, yun lang ang problema. Papawin ka talaga dito. Kasi, a-absent ka ngayon. Di naman pwede, papasok ka ngayon. Absent ka na naman. Tapos may sakit ka na naman. Hindi pwede yun eh. Kaya, ang gagawin ng employer, pagdating mo dito, papawin ka na lang. Wala din, sayang din yung pinunta mo dito. Ang masama pa niyan, maaapektuhan pa yung mga Pilipino nandyan sa Pilipinas na gustong pumunta dito ng UK. Bakit sila maapektuhan? Siyempre, magigipit sa medical sa employer. Siyempre, may mga nakakalusot na ganyan na may medical issues. Pagdating dito, magreklamo, masakit yung ganito, masakit yung itlog. May loose-loose pala, di ba? Patay tayo dyan. Kawawa yung ano, kawawa yung mga mag-a-apply pa lang pag naghigpit si employer. Wala tayong magagawa dyan. So, yun lang ang pinaka-topic natin ngayong araw, no? Yung payo lang kung may nakaramdaman na kayo, wag na kayong masyadong tumuloy kasi mahirap na kung di nyo naman kaya. Sayang lang, sayang din yung pagod. Pero kung sa tingin nyo, kaya nyo, eh tumuloy kayo, syempre kaya nyo eh. Pero kung hindi na kaya talaga, wag na. Sayang eh, sayang yung panahon. Sayang yung pera na gagastos niyo, sayang yung pera na gagastos ni employer. Tapos may balik pa yon sa ibang mga Pilipino na gustong pumunta dito. So, yun lang yung chismis natin ngayon, yun lang yung importante. Tapos abangan niyo din pala no. Yung ngayon, wala pa akong vlog. Madami akong gustong i-vlog eh, kaso ano pa yung utak ko eh. Madami pa akong iniisip na problema simulan dumating ako dito sa UK eh. Ang magiging vlog natin sa mga susunod na araw is yung mga bago nga na bagong dating dito. Madami sila eh. Iba-ibang bahay, kaya yung iba baka hindi ko mapuntaan. Pero madami sa Langport, no? Madami na punta doon. Pupunta natin yan. Tapos, yung taga Bristol na babae, si Catherine Joy yun. Lady Butcher ng Bristol sa Pilgrims. Pupunta siya dito next week yata. Abangan nyo din yan. Iba-vlog ko din siya. Lady Butcher yun, mga boss. Tapos, yung dito sa bahay namin, yung bills, kasi hindi ko pa nabablog yan eh. Yung bills namin dito sa bahay, kung magkano yung binabayad namin dito sa bahay, hindi ko pa nabablog yan. Kaya abangan nyo yan. So sa ngayon, baka ito lang muna yung vlog natin, medyo chismis-chismis lang. Mga konting update dito sa bahay. Pahinga muna ako. So yun no, ganda ng araw ngayon no. Medyo maganda yung labas natin ngayon, maliwalas. Ayan. Mainit. Tapos dun pala sa ano no sa mga nagtatanong diyan kung hiring pa ba si GS Agri. Eh hiring pa din naman po sila hanggang ngayon, yun. Yan yung update natin ngayon, hiring pa din sila kasi may nag-a-apply pa din naman. Tinanong ko din si Ma'am Aubrey nung nakaraan pala kung hiring pa si GS Agri. Yes, hiring pa po mga boss. Pwede pa kayong mag-apply. Lalo na dun sa may mga IELTS na agad eh tapos may experience ka pa na 2 years, tapos may IELTS ka na, tapos marunong ka pa, maganda yung video mo, papasa ka naman siguro. Kasi hiring pa din naman eh. Madami kasi nagtatanong kung hiring yun, hiring pa nga. Pero mas maganda talaga kung may ready ka na IELTS. Yan ang maganda ngayon, hindi ka tulad dati na kahit wala pang IELTS. Pero tumatanggap pa din naman sila kahit wala kang IELTS, no? Lalo na dun sa ano, sa mga ex-abroad na butcher o yung nasa abroad na butcher, yan, mas mabilis yan kahit walang IELTS yan. Kasi may experience na yan eh. Kumbaga, ex-abroad na yan, matatag na yan mga boss. Kumbaga, subok na. Kaya, kahit na walang IELTS yan, pasok pa din yan. Kasi may mga kasama ko dito na ex-abroad, kahit wala pa silang IELTS dati, eh, mas inuuna sila kasi ex-abroad na nga eh. Kumbaga, yun nga, may experience na talaga. Veterano na kumbaga. Sanay na sa ibang bansa kaya mas ano sila. Tapos dun sa usapan natin kanina, yung sa ano na yan, about nga dyan sa uuwi sa Pilipinas, nandito pa din naman siya hanggang ngayon sa UK eh. Hindi ko alam kung kailan siya uuwi. Pero sana huwag kayong magagalit sa akin kung pati yan, binlog ko, yung mga ganyang sitwasyon dito sa UK. Sasabihin, bakit binlog ko pa yan? Siyempre, parang confidential na din siguro. Pero maganda din naman na malaman din ng ano, mga nag-a-apply pa lang. Kung hindi talaga kaya, eh wag na ituloy. Kasi madami ding maapektuhan na Pilipino, madami ding maapektuhan ng mga butcher diyan sa Pilipinas. Siyempre, ang dami na namin dito sa ano eh, ang dami na namin dito sa Langport eh. Siguro nasa ano na kami. Nasa 30 na siguro, hindi ko bilang eh. Madami na eh. Ang dami na namin Pilipino eh. Kasi sa GC, may GC kasi kami dito sa Langport na ginawa.
Eh, may git 20 na kami pataas dun. Madami na. Kaya, nasa 30 na kami siguro. Pero dun sa 30 na yun is, parang isa lang yung pauuwiin sa Pilipinas. Not sure pa din, alam ko kakausapin, pero parang ang dinig ko, final decision na talagang pauwi na siya ng Pilipinas kasi hindi talaga kaya. Yun, sana huwag kayo magalit sa mga pinagsasabi ko ngayon. So, yun lang. Dito ko natatapos yung vlog ko. Abangan nyo na lang next vlog yung mga update natin about dyan. Tapos dun sa mga ibang iba vlog natin, no? Pagka hindi na tayo busy. Medyo nakakapagod din kasi yung trabaho dito, mga boss. Sobra. Tapos, pagod talaga ako. Alam nyo kung bakit? Kasi pag galing ko sa trabaho, dalawa kami nung kasama kong butcher. Yung isa, deboner pa nga yun, eh. Si Alan yun. Shoutout sa'yo, pre. Si Alan. Si Alan Tagalog, ah. Eh, pag galing namin ng trabaho, nag-gym pa kami. Yun, nag-gym pa kami kaya pagod talaga kami. Pagod talaga ako. Kumbaga, yung pagod sa trabaho, iba pa yon. Pagdating pa ng galing trabaho, nag-gym pa kami kasi. Pero kasi simula lang naman nun, no? Ngayon dumating lang ako. Ngayon linggo lang namin simulan yung pag-gym. Pero si Alan, yung kasabayan ko na yon is ano na. 9 months na yata siya, 9 months na yata siya nag-gym, no? Sumabay lang ako nung nakaraan kasi boring din, walang magawa. After ng trabaho, magsi-cellphone ka lang. Eh, madami din problema na ano. Kaya nililibang ko lang yung sarili ko, kaya nag-gym ako. Ang bayad namin dun is £30 per month dun sa gym na yun. Siguro pagka ano, mabablog din natin yung sa gym. Tsaka na pag lumaki na yung katawan natin, lumaki na yung muscle natin, no? Sana mga 1 year, ganyan. May progress yung pag-gym natin dun. Kasi pag galing mo naman ng trabaho, hindi naman kasi ano, yung iba pagod din, pero sa akin, tsaka dun sa kasama ko, hindi naman basic kasi madali lang yung trabaho namin dun. Trimmer lang naman ako, pero yung trimmer, syempre, may trimmer na nakapagod, pero kaya pa din naman. So, yun lang mga boss, no? Dito ako natatapos yung vlog ko, mahaba na yung usapan natin ngayong araw. Pasensya na kayo, wala tayong vlog na matino ngayon, chismis lang, medyo kwento-kwento. Yun. Sa mga nagme-message pala sa akin, no, tsaka sa mga nagko-comment, pasensya na kayo minsan, hindi ko kayo nare-replyan. Gawa nga nung dami tayong problema. Ayoko mag-isip na mag-isip ngayon, eh. So, yun lang. Dito ko natatapusin yung vlog ko. Maraming salamat. Thank you. Umabot na tayo ng 5,500 subscriber. Tsaka sumasahod na tayo, no? Maraming salamat, mga boss. Thank you.